You know what's up guys, kumusta kayo? Tara simulan na natin to. Kumusta nga pala mga handaan nyo nung New Year guys? Ito yung sa amin, yung pata namin, ginawa ko ng sisig. Bali, last January to, no? Late ko lang na-edit, kaya ngayon ko lang na-upload. So ayun na nga, no? Bali, nahiwa ko na to ng pangsisig. Bali, nilagyan ko lang siya dyan ng sibuyas. Tapos yung siling haba, yung kulay green. Tapos nilagyan ko din siya ng North seasoning, paminta, tapos liver spread, calamansi, and then konting toyo para medyo malasa. Tapos dun sa pan, nagtunaw lang ako ng butter, no, para panggisa natin. Tamang amount lang ng butter kasi medyo oily na yan, eh, kasi crispy pata yan, mantika na talaga yan. Yan, tapos ilalagay ko na siya dyan, no, para igisa. Yan, tamang isa lang muna tayo dyan. No. Kung napapansin nyo guys, konti lang yung sibuyas, no, kasi grabe yung presyo ng sibuyas ngayon, kaya kailangan natin magtipid. Mabilis ang luto lang to guys, kasi luto naman na to, eh. Tamang init lang tayo dyan para umabas yung katas ng karne. Yan, tapos tamang halo-halo lang din dyan para hindi magtutong yung ilalim. Mas okay sana guys kung nakasisling plate, no, para ramdam mong sisig talaga. Kasi yun talaga yung signature ng sisig, eh, no, nasa sisling plate siya. Kaso wala, eh, kaya ano muna tayo. Taste lang muna tayo. Nagagamit pa naman to, eh, itong lutuan na to, kaya okay lang yan. Yan, malapit na siyang maluto. Tsaka amoy na amoy ko na rin yung sibuyas. Talagang naghalo na sila. Tapos nilagyan ko rin pala ng itlog to guys, no, kasi hindi naman authentic sisig to, kaya nilagyan ko na ng itlog. Pang dagdag na din. Oh, di ba? Ang ganda tingnan. Kulang lang talaga sa sibuyas 'yan, pero panalo pa rin lasa niyan. Nga pala, no, kumusta kaya yung mga nagtitinda ng sisig, no, yung puro sibuyas? Kumusta kaya sila ngayon? Tapos yung balat ng pata pala guys, hiniwalay ko siya, bali prinito ko lang siya ulit para lumuto. Tapos siya yung gagawin kong toppings para medyo crispy crispy yung sisig natin. Yan, bali ginahit-gahit ko lang siya dyan para papino-pino ng konti. Yan, tsaka natin siya ilalagay sa ibabaw kapag luto na. Kasi pag nilagay mo yun habang niluluto mo, mawala yung pagka-crispy niyan. Kaya pagkatapos talaga, tsaka ilalagay yan. So ayun na nga, luto na siya, no? Bali, naka-ready na yung isang kalderong kanin dyan, no? Tara guys, kain na tayo. So paano guys, dito ko na ito puputulin, ha. Maraming salamat sa panonood nga pala, tsaka see you sa next vid na lang. Ingat kayo palagi, bye!